pangunahan ng mga doktor ng Quezon Medical Center or QMC ang ceremonial vaccination na isinagawa nitong araw ng Huwebes, ikalabing isa ng Marso, sa pangunguna ni Governor Danilo E. Suarez at mga kawanin ng Department of Health or DOH Region 4A sa pangunguna ni Regional Director Eduardo Janeiro. Ayon kay Dr. Janeiro, dapat maturukan ng 100% ang mga lahat ng frontliners ng nabanggit na pagamutan. Tiniyak pa nito na pabibilisin nila ang pagpapadala ng vaccine mula sa AstraZeneca dahil may ilang ayaw magpaturok ng bakuna mula sa China. Iginiit pa ni Janeiro, wala namang dapat na ikatakot ang mga frontliner dahil wala pa naman silang nakikitang masamang epekto ng Sinovac. Ang feeling ng Malacanang, wala munang magpapaturok among the government officials. Talagang priority ang ating frontline health workers muna. Kaya nga, kahit gustuin man ni Vice at ng ating mga bukal dito magpaturok, bawal muna. Pag kami magbibigay ng go signal, pag pwede na, anyway, parating na naman yung maraming bakuna na nakikita natin nga, pinagtutulok na nationwide. Sabi nga nila, mababa ang Sinovac. Kahit mababa yan, ang napapatunayan pa lang naman hanggang ngayon na kahit anong vaccine manufacturer ay hindi ka lalala sa mga trials nila, hindi sila ikaw lalala, hindi ka ma-hospital madalas na, at lalo na hindi ka ma-ICU. Yun yung katunayan, yun yung maaaring maasahan sa bakuna. Pero kaya nga sabi natin, mag-face mask pa rin, face shield, social distancing, maghugas ng kamay. Kaya natin sinasabi dahil hindi pa napapatunayan sa kahit anong manufactured vaccine kung ikaw ay hindi na mahahawa o hindi ka makakahawa. Yun ang inaaral pa sa hanggang ngayon. Dahil ang antibodies ng katawan ng tao, hindi pa rin nilang ma-determine ang standard pagdating sa mga bakuna. Kasi mayroong 3 months lang ang antibodies, mayroong 6 months, at mayroong 8 months. So yung antibodies na yan, mayroong inaaral at tinitignan kung bakit siya ay babataas, babataas at iba-iba sa bawat tao. Batay naman sa mensahe ni Governor Danny Suarez, ang importante ay makapagwa-vaccine ang lahat kahit pa ito ay Sinovac upang maiwasan ang mas malaki pang pinsala. Mataas naman aniya ang efficiency ng Sinovac na aabot sa 60%. Yung factor talaga dyan ay yung efficacy. Yung how effective is the vaccine. Mataas naman ang efficacy ng Sinovac. I would not also deny the fact that there are other Western medicines like the Pfizer, Moderna, na mas mataas ang Sinovac. But we don't have the luxury of time. We cannot wait. Importante, kapag pabakuna na tayo, kahit mataas din naman, more than 60% ang efficacy. So, ang point ko dyan ay napakalaki sa moral booster ng ating mga kumaya at kung sa medyo nakaalamanin na baka sila ay mayroong COVID na mabakunahan na. Because this is a deterrent. Pag ikaw ay nabakunahan, that doesn't make you free, but malaki na yung chance mo na hindi ka maapektuhan ng COVID. At kung tamaan ka man, hindi masyadong malaki ang pinsala. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang COVID-19 Education and Information Campaign kasabay ng ilang mga simulation exercises upang masigurong maiparating ang tamang impormasyon hinggil sa malawakang pagbabakuna sa ating lalawigan. Arn Inelo, Kapitolyo, para sa Tao.